Blessed morning to each and every one of us. Kasama niyo na naman po ang inyong gwapong DJ here at Dubai. And of course, maraming salamat po sa patuloy na pagmamahal niyo po sa aking bahay. And of course, pasasalamatan ko rin po ang aking kaibigan here in Dubai. Once again, Lab Shout Me, isa po yung manager dito po sa bansang Dubai. And ito po yung part 2 ng Hanggang Kailan. From Lab Shout Me, hanggang kailan kita mamahalin. And of course, maraming salamat for the trust and sa pagiging magkaibigan na patuloy na talagang lumalalim yung pagsasamahan natin bilang isang magkaibigan. Sabi nila, mali ang magmahal kung maling pagkakataon. Maaring mali nga sa paningin nila, pero nagpapasalamat ako na nakilala kita. Actually, dumarating talaga sa buhay natin minsan, hindi natin mapigilan yung pagmamahal natin. At wala naman yung pinipiling oras, araw, kung kailan ka magmamahal. Kapag nagmahal ka, di mo siya mapigilan. Lahat ng bagay sa'yo, tama. Lahat ng bagay sa'yo, kahit mali na, magiging tama para sa'yo. Pero minsan, sana ma-realize mo din yung mga mali at maisip mo rin na itama ang mali. Kasi kung ikaw naman ay nasasaktan na sa pagmamahal na ipinibigay mo po, Ma'am Love Shout Me, iwanan mo na. Hindi mo siya kailangan sa buhay mo. Ang kailangan mo, yung taong igagalang ka, irerespeto at mamahalin ka. Pero nagpapasalamat ako na nakilala mo siya ng mas maaga. Kasi kung siya na yung nakasama mo habang buhay, baka habang buhay ka rin magpusa. Ikaw lang din yung masaktan at mahirapan. Sabi nga nila, it's better to know than earlier bago ka pumasok sa isang bagay na at the end, ikaw lang din yung mahihirapan at masasaktan. Kaya naman, mas maigi na yung maaga pa lang nalaman mo na. Kapag tinanong ka, bakit ka single? Kailan ikakasal? Kailan ka magkakaanak? Tanungin mo rin kaya, hanggang kailan ka magiging pakialamera sa buhay ko? Diba? Napakaraming tao, no? Kahit nga po kamag-anak mo, kaibigan mo, kaklase mo, bakit hanggang ngayon single ka pa rin? Yun yung laging tanong, no? Hindi ba nila naisip na baka naman kaya gusto nila maging single, it's their choice. Choice nila na maging single kasi ayaw pa nilang humanap ng iba. Masaya pa sila sa buhay na meron sa kanila. Ibig sabihin, they are happy for being a single kasi hindi naman lahat ng tao ay mapiplease natin eh tayo lang yung masyadong pakialamera sa buhay nila. Minsan nga eh, kahit nga kaibigan mo, kailan bang kasal nyo? Yung magjowa pa lang sila? Kailan na bang kasal nyo? Hindi ba pwedeng we are getting to know each other? Kailangan pa namin makilala sa isa't isa ang sarili namin before we enter for another step of our life. Kasi ang dami pakialamera, hindi na lang nila pakialman ang buhay nila. Pati yung pagkakaroon ng anak, porket 5 years na kayo, 7 years na wala kayong anak. Di ba nai-stress yung mag-asawa, honestly? Sobra silang nai-stress kasi yung mga tao, sobrang dami nilang tanong. Sana manahimik ka na lang. Huwag mo na silang bigyan ng stress. Ini-stress mo sila sa mga bagay na yan. Sabi nga nila, darating at darating yung mga biyaya na yan sa mga mag-asawa. Kung hindi pa nila oras, bakit mo? Wala tayong magawa. Hindi pa ipinagkakaloob ni Lord yung blessing sa kanila. But time will come na ibibigay din sa kanila yan. Kaya yung mga pakialamera sa buhay ng iba, intindihin mo muna ang sarili mong buhay bago ka makailam ng buhay ng iba. Intindihin mo yung sa'yo, huwag yung sa iba. Huwag kang masyadong pakialamera sa kapwa natin. Hayaan mo sila, may kanya-kanya po tayong buhay dito sa mundong ibabaw. Sabi nila, kapag mahal mo, pakawalan mo para lumigaya siya sa iba. Tama naman. Pero hindi ba nila naisip, ito yung totoong mahal ko? Kahit gaano kasakit, kahit gaano kahirap, kahit anong mangyari, kahit gaano pa katagal,
dapat ipaglaban mo pa rin yung mahal mo. Pero paano kung ikaw na lang yung nakipaglalaban sa taong mahal mo? Yung mahal mo, iniwanan ka na, ikaw na lang yung lumalaban. Tama, pakawalan mo na lang. Kasi baka makatagpo ka pa ng tamang tao na magmamahal sa'yo, Ma'am Love Shout Me. Huwag mo nang pahirapan yung sarili mo sa tao na yan. Sobra ka nang nahirapan, sobra ka nang niyang nasaktan. It's time to moving on, Ma'am. Looking forward, na alam ko na makakatagpo ka rin ng tamang taong magmamahal sa'yo. Sobrang laki na ng sakripisyo mo, paghihirap mo sa kanya, sobrang laki na. You not deserve that. You deserve a happiness life. Pakawalan mo yung taong mahal mo kahit masakit. Ganyan talaga. But sabi nga nila, healing have a process. Magsisimula po yan muli sa sarili nyo. Pakawalan mo kasi masyado ka nang nasasaktan sa ginagawa niya. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. It's better na makahanap ka pa. At baka ito yung way to found out the right person nagmamahal sa'yo. Pareho lang tayo. Hindi ako perpekto. Hindi ka rin. Ang pagkakaiba lang natin, minahal kita kahit ganyan ka. Samantalang ako, sinaktan mo dahil ganito ako. Ang sakit, diba? Sana kapag nagmahal ka talaga, hindi mo sinasaktan yung mga taong mahal mo. Kasi alam naman natin, lahat tayo may mga pagkukulang, meron tayong mga wickedness sa ating buhay. Minsan, kung ano yung gusto ng partner mo, hindi mo naman agad maibigay, diba? So they are not be happy for their life or sex life. Kasi hindi mo na ibibigay yung gusto nila, yung happiness. But sana huwag kang maghahanap ng iba. Kumbaga, pakisamahan mo kasi yung mahal mo na itinuturing kang mahal is because hindi lang na ibigay, ipagpapalit mo na sa iba. Mali naman yon. It's too unfair sa mga taong nagmamahal. Sabi nga nila, kapag may pagkakaiba ang bawat isa, ang kailangan mo, adjusting. So, kailangan mong maunawaan at maintindihan na hindi lahat ng gusto mo ay pwedeng mangyari. So, dapat irespeto mo. Ika lang, unawain, and of course, a process. Lagi yung nandyan. Kasi yung taong minahal mo, huwag mo namang pakakawalan basta-basta. At huwag na huwag mo namang sasaktan. Walang perpektong relasyon sa buhay po natin. Kaya yung hanggang kailan kitang mahal, mahal kita hanggang sa dulo ng mundo na ikaw ang makakasama ko sa mundong ibabaw. Huwag mong ipagpalit kasi hindi ka naman makakatagpo ng kagaya niya at siya lang naman yung nagmahal sa'yo ng totoo. Kala ko noon, tapos na. Kala ko noon, nakalimutan na kita. Di ko inaasahang aabot pa sa ganito. Nabaliw na ako sa'yo sa pagmamahal. Ito na lang ang tanong ko. Ako pa kaya ang mahal mo? Maaring ikaw na lang ang nagmamahal sa kanya at siya ay may ibang mahal na. Kaya, sabi nga nila, ang pagmamahal, unahin lagi ang sarili bago ang iba. Pero marami ang tanga. Pagdating talaga sa pag-ibig, nagiging bulag sa lahat. Kahit sinasaktan ka lang paulit-ulit, paulit-ulit mo pa rin tatanggapin. Wake up! Magising ka na! Nasaktan ka na eh! Gusto mo pa ba? Sasaktan ka uli? Lagi na lang bang ganon? Enough ba sa'yo yung sorry? Kapag humingi sa'yo ng sorry, tapos na yung lahat? Give a second chance? No, dapat value the said sorry. And second chance, ibinibigay lang sa mga taong deserving. Hindi naman lahat ay deserving for a second chance. Kailangan mo rin mag-effort to prove them you deserve a second chance. Pero sana wag naman sa haantong na mawala ka na sa sarili mo. Kasi may mali sa sarili mo. Isipin mong mabuti bago mo siya minahal. Dapat mas una mong minahal ang sarili mo bago ang ibang tao. Kapag mahal mo, ipaglaban mo.
Pero di lahat ay may pagkakataon na laging ganon. Matuto kang sumuko lalo na kapag wala ng pag-asa. Nasaktan ka na ng sobra, huwag ka nang umasa sa kanya at baka masaktan ka lang muli. Mahirap ang masaktan, mahirap mag-heal yung pain sa puso natin. At hindi po yan basta-basta nawawala. Yung proseso, napakatagal. Sabi nila, in 1 week, healed ka na. No, mali. It was, you are only telling to yourself na naka-recover ka na sa pagmamahala yung pinagdaanan. But honestly po, no. It will take time bago ka makarecover sa iyong pinagdaanan mo. Kaya huwag mong ipaglaban yung taong mananakit lamang sa iyo. Ipaglaban mo yung taong handang mahalin ka ng lubusan. Huwag yung nasaktan ka na, lumalaban ka pa. Mahal, maghihintay ako sa araw-araw na makasama kita. Kailan kaya darating yung panahon na mahahawakan ko ang kamay mo? At kailan gigising ako na ikaw na ang katabi ko? Hanggang kailan kita mahal? Darating din po yan sa tamang panahon. Sabi nga nila, kapag nagmamahal ka, handa mong isakripisyo ang lahat. Handa mong ibigay ang lahat. You are being open for everything. Na darating din yung panahon na makakasama mo rin yung taong mahal mo, makakatabi mo rin pagtulog na kayo ng dalawa ang mag-uusap. Time will come. Maaring hindi yan yung panahon na para sa inyo ngayon, but sabi nga nila, darating at darating ang tamang panahon para makasama mo ang taong minamahal mo. Hanggang kailan kita mahal? Hanggat may hininga ako na natitira dito sa mundong daigdig. Ikaw lamang ang mamahalin ko, wala nang iba pa. Enough na sa akin yung pagmamahal na ibinigay mo sa akin. It's proven. Kung ano man ang pagmamahal na meron ako sa iyo, sinusuklian ko yon ng pagmamahal din na galing sa puso ko. Kapag nagmahal ka, walang hindrance, walang boundary. Kasi minahal mo yung tao na yon kung sino siya. Hindi ka mag-expect ng kahit anong bagay sa kanya. Expect the unexpected, baka masaktan ka lang. Sabi nga nila, kapag nagmahal ka, remember this, mahalin mo yung tao na nagmamahal sa'yo ng tunay at lubusan na umiibig sa puso mo. Walang kahit anong kapalit ang pagmamahal na inaalay sa'yo. Muli po, maraming salamat. Kasama niyo na naman po ang inyong gwapong DJ here at Dubai. Hanggang kailan kita mahal? From Love Shout Me, thank you so much and God bless to each and every one of us.